Ito ang Iyame Island, ang huling isla sa norteng bahagi ng Pilipinas. At ako, I am Zart, just a content creator at gusto kong makapunta rito. Kailangan namin bumiyahe ng 6 hours to reach Siayan Island and another 3 hours to finally touch down to Iyame. Hindi naging madali yung biyahe namin pa Siayan. I encountered the biggest waves in my life. Muntik na ako mahimatay kakasuka dahil sa seasickness. This journey is not a joke, and I guess this is the most extreme vlog I ever done. From Manila, nag-eroplano ako papuntang Batanes. Andito na ako sa Vasco, Batanes, guys. Pagdating ko rito, may nakilala akong supporter at siya ang tumulong sa akin sa lahat. Kinabukasan, umalis na kami. Sasabay kami sa mga ngisda, babiyahe ng 6 oras at ipagkakatiwala ko sa kanila ang buhay ko. Ang Iyame Island ay ang kahuli-huliang isla sa pinakadulong norte ng Pilipinas. At sa kasamaang pala, dahil sa sama ng panahon at bagsik ng hangin sa dagat, eh hindi natin pwedeng isugal ang lahat. At ang pupuntahan natin ngayon ay ang Siayan Island. Ang Siayan Island ay isa rin sa mga isla na matatagpuan dito sa Batanes. Ito lamang ang pinakasip na isla at pinakamalapit sa Iyame Island. Ilang milyon na lang ang pagitan at makikita mo na ang kahuli-huliang isla. Okay guys, at palis na kami. So ito yung bangka, sasakyan namin. Diyan na sila kuya. Kinarga na namin lahat ng gamit sa bangka. Inayos na rin nila yung kanilang dadalhin at paglalagyan ng isda. Pagsakay ko sa bangka, dito ko nakita yung mga gagamitin nila. Grabe, ang lalaki. Kuya, first time ko lang sasakay sa ano. Sa ganito kalakas na alon. Noong una, sobrang excited ko kasi feeling ko basic lang yung 6 hours. Kasama pala natin yung pinakamalupit na kapitan. Maya-maya, umalis na rin kami. Alright, so paalis na kami. Nagsuot kami ng kapote dahil pwede kami mabasa kapag lumakas na ang hangin at alon. Laki ng alon talaga. Maliliit pa daw itong mga alon na to at walang wala sa madadaanan namin mamaya. Pero ilang oras pa lang, hindi na maipinta yung mukha ko sa hilo. Kaya lumipat ako ng pwesto at paglipat ko, eto na. Pinilit ko pang pigilan yung nararamdaman ko. Hindi ako susuko, kaya ko pa to. Pero dahil sa malalakas na alon, wala na. Sinuko ko na ang bataan. Hindi ako susuko, kaya ko pa to. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko, kaya ko pa to. Hindi ako susuko, kaya ko pa to. Basically, 6 oras akong ganito. 6 oras na nahihilo, susuka, titingin sa alon, and repeat. Hindi ko na nga alam na malaya na nandito na pala kami. After 6 hours, mag-aalas 3 na, nandito na kami. 3 p.m. when we reach Siayan Island. Ang plan B location dahil hindi kaya sa Iyame. At meron kaming malaking problema. Hindi makadaong yung bangka. Nahihirapan. Dahil wala kaming choice and sobrang sinisisik na ako dito. Lalangoy namin punta doon. Wala kaming choice kundi lumangoy. Oo, lumangoy. Dahil hindi kayang dumaong na bangka sa batuhan. Baka may aksidente pa. Yung mga gamit namin sinilid sa timba at sila ang nag-akyat sa batuhan. Pero huwag kayong mag-alala. Ligtas naman kami nakarating. Sobrang props kila kuya. Nandito yung gamit namin ngayon. Dito nang galing. Inakyat doon. Tingnan nyo kung gaano kalalaki yan. So batuhan talaga kanina. Batuhan ng mga gamit. Hindi na video kasi binato rin itong camera ko para makakit dito. Bumaba na kami sa dalampasigan upang makapaghanda na. Okay guys, at nandito na kami ngayon sa shore. And buti na lang si kuya, meron siyang dalang first aid para sa mga sugat namin. Ayun o, puro scratch o. Hanggang bukas kami dito. Pero madaling araw, pak na agad kami. Kasi kapag nag-umaga pa, talagang malakas na. Tapos yung nakita natin kanina, doble pa nun. Inuna na muna namin kumain. Kailangan namin magbawi ng lakas dahil sobrang nakakapagod yung biyahe. Naglatag na rin kami ng tent para may mapaglagyan yung mga gamit namin. At pagtapos, naisipan namin gumawa ng bonfire. Naghahanap kami ng kahoy para sa bonfire namin nang biglang may makita akong kakaiba. Ito guys yung ipon. Puta mo ng ulo. Isang patay na malaking ibon ang aking nakita. Mukhang ilang araw na siyang nandito. Tinuloy na namin ang pagkuha ng kahoy para sa bonfire. Lumalalim na ang gabi at nag-uumpisa na rin lumamig. Time check, it's 8:33 p.m. dito sa isla. Sobrang lamig dito. Sobrang lamig and at the same time mukhang umaambon. Kanina medyo umaambon pero ngayon wala na. Pag pinatay ko yung ilaw, madilim sa paningin nyo pero talagang maliwanag dito. Ayan kung makikita nyo guys, dahil sa maliwanag yung buwan, ang liwanag din dito. Ito yung nakikita namin ngayon.
medyo hindi nyo lang makita ngayon kasi camera to, pero kung matayong usapan, talagang malinaw dito guys. Nagkukwentuhan kami ni Kuya Gerald nung maalala ko yung bilin ng mga kaibigan namin mangingisda. Meron sa aming paalala kanina yung mga tropa namin na mangingisda na wag daw sisigaw-sigaw. Meron silang experience na nung sumisigaw-sigaw sila, nagkakasiyahan sila, tatawanan. Biglang sumabog yung kalan nila at that time. Since then, natutunan nila na ito kasi syempre wala namang madalas na tao dito eh. Talagang since then, talagang nature lang talaga. Kung tayo, nakatira tayo sa mga bayan-bayan, dito sa mga gantong nature, may mga nakatira din na hindi natin nakikita. And we have to respect them. Pagtapos ng kwentuhan, nagkayayaan ng magpahinga. Pero pahiga pa lang si Kuya, meron daw siyang nakita kung ano sa batuhan. Kumbira ako yun, takot ako sa sinabi mo. Hindi na may nakita ko pa yun sa bato. Ano na? Baka naman alon. Baka alon. Hindi alon yan. Alon doon na. Doon ang alon. Ito? Itong bato na to? Yan, yung bato dyan sa likod niyan. Sa likod niyan. O, alon ba yan? Hindi ko ano, no? Ganun puti. Parang tumala na puti. Hindi ko alam pa si Bigla na. Hindi alon yan. Ano po yung alon doon, no? Malaking puti gumano, no? Swear to God? Ano? Swear to God? Mamatay man ako. Mamatay yung pamilya ko. May nakita nga ako. Gumanon. Kaya sabi ko, tinitingnan ko kanina. Hindi naman ako namalikmat, ha? Hindi. Kala ko alon na gumanon. Boof! Gumanon na alon. Ang alon nandun, eh. Low tide na, no? Agad ako lumabas para tingnan baka kung anong bagay lang yun. Check ko guys. Ito, pupunta ako dyan. Pero pati ako, para bang hindi ako mapakali sa nararamdaman ko. Wala naman. Hello? Jesus name. Dito ba? Wala, walang plastic. Wala kahit anong plastic. Iniisip ko na lang na baka dahil sa pagod, kaya tinulog ko na lang yung takot ko. Pero maya-maya lang, bigla akong nagising. It's 12:36. Yung katawan ko, grabe. Parang hindi ako makatayo. Hindi ako makalakad na maayos kasi ngayon ko nararamdaman yung sakit. Yung dahil nakapagpahinga na ng unti yung katawan ko, parang hinahanap na yung rest talaga. Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa isip ko at bigla akong lumabas para magpahangin. Lumabas ako. Grabe yung feeling, parang 5 a.m. ng Manila. Aliwanag. Tingnan ko itong kinakatakutan namin ni Kuya. I feel very safe here. Sobrang naramdaman ko na safe ako dito. Dito yung may nakita si Kuya kanina. Hindi ko rin alam kung bakit ang tapang ko nung oras na to. Pero pagbalik ko, habang nagkukwento kung gaano kasakit yung katawan ko, sobrang sakit kasi yung mga sugat-sugat ko dito. Biglang may nahagip yung mata ko na kung ano. At sure ako na nakita ko talaga. Natulala na lang ako at napatitig sa paligid. Nag-aabang kung magpapakita ba ulit. Sa takot ko, nahiga na lang ako ulit at natulog. Ayaw ko takot din sa sarili ko. Tonight guys. Habang yung camera ko, iniwan ko na lang na naka-record sa labas hanggang maubusan ang baterya. Halos 2 oras yung na-record niya at habang nire-review ko ito, sa bandang gitna, ito ang aking nakita. Kita nyo yun? Halos kisap mata lang at mapapaisip ka na lang kung walang kuha ng camera na baka namalikpata ka nga lang. Nung pinost ko ang clip, para siyang hugis ng tao. Pero hindi ko alam, malabo namang glitch ng camera yon. Okay guys, good morning. Kagigising lang namin. Oras natin ngayon is 3:58. Gumising kami na walang kaide-ideya kung ano bang nakuhanan ng camera ko ng gabing iyon. Nagligpit na kami ng mabilis dahil anumang oras ay susunduin na kami ng bangka. At
habang pauwi kami, inabot pa kami ng malakas na ulan. Sobrang lalaki ng mga hapon. 4 hours na. 4 hours pa to go. Gaano man kahirap yung dinanas ko papunta sa lugar na to, hindi ko man napuntahan yung Iami Island, worth it pa rin. Dahil ito yung experience na baka hindi na maulit pa. Hindi ko alam, pero at least once in my life, nakapag-overnight ako sa isa sa mga huling isla sa norteng bahagi ng Pilipinas. Limitless.